Hello, Wayne, and welcome to the best man in the whole world. I'm Sujo from Hello po sa ating lahat. Ako nga pala si Alma Royles. Taga Cebu po ako. At currently po ay nasa Qatar po ako ngayon. At nag-aaral po ako sa ICSA ng bachelor course na Bachelor of Science in Business Administration, Marketing Management po. At yun lamang po. Hello po, ako po si Erica Marquez. I live in Lebanon currently. Taga Quezon Province po ako. And yung course ko ay Bachelor of Arts in Psychology. Hello everyone. Ayan, so pasensya na, medyo nagkaroon uli ng ano ng problema yung ano natin yung audio. Hindi naman narinig. Hindi sa side mo, Miss Erika, sa ano natin eh. Pero inayos na. Ayan, so nandito na tayo. Yes. Lumipat ako ayun, dito. Ayun, pala. Okay. Ayan, so, yun. Tapos na si Ma'am Erika nagpakilala, no? Ayan, so, Ma'am Alma, paano mo siya sinimulan yung pag-enroll mo dito sa ICSA po? Paano mo nakita yung ICSA? Una po is nagse-search po ako talaga sa ano sa Facebook kung saan po na ano yung may college na kahit online po. Noon po nag-message po ako dun sa Cap College tapos parang wala kasi nung time na yun na ano nawala yung Facebook kumbaga 2000 it was like 2018. Tapos yun hindi ko na nabuksan tapos yung inquiry ko hindi ko siya na nabasa. Kaya nung time na yun, nag-ask din ako ng sa kaibigan ko doon sa Qatar, na may kakilala, may alam ka ba na school na yung mag-aaral sa ng college na online lang ba? Ano? Tapos sabi niya sa akin, no, meron sa ano sa Cap College. Tapos yun, sinerch ko sa Facebook. Tapos yun na nga, yun na sabi niya. Sabi, tanong ko sa kanya, ano ba to? Yung CHED accredited ba to? Tapos yun, parang naging ano ako ba? Yung tawag niyan, yung naging curious talaga ako. Kasi before tayo mag-enroll, kailangan natin talaga na matawag niyan. Ma-satisfy yung sarili natin na mag-enroll tayo sa ako, ganyan. Kaya kailangan yun, mo siyang i-double check kung legit ba yung kung school. legit ba talaga yung school. Kaya yun yung ginawa ko. Pero yun na nga, legit yung school. Tapos marami din ako nakita mga estudyante na nakapag-graduate. Tapos sa iba-ibang ano country. Qatar, kaysa lahat po ng sa Middle East lang po. Hindi lang din po sa Middle East. Sa ibang ano din, country. Ayun, hindi ako nagdadalawang isip na mag-enroll. At Yes. yung nag-help po sa akin ng mag-enroll po, si Miss Maris ba yun? Hindi ko siya, hindi ko ba nung, si Miss Estetis Maris po. consultant namin siya dito sa ICC, si Miss Maris. Tapos So, nun, okay. Oh. Sige, sige tapos, po. tapos nyan po si Ma'am Bats, lagi po siyang nakaalalay sa akin sa lahat po ng mga katanungan ko sa mga sa about sa module, about sa student portal kung paano mag-login, mga ganun-ganun po, lagi po siya nandiyan. Kaya salamat po Ma'am Bats. Yes. Ayan, so, yeah, nandiyan naman talaga yan si Ms. Bats sa lahat ng mga estudyante na nangangailangan ng assistance niya. Ayan, so, nung nag-enroll ka, ma'am, dito sa ICSE, ano yung educational background mo sa Pilipinas? Kumbaga, ano yung entry mo? Ano lang po ako, ma'am, high school graduate lang po. As in, freshman yung entry mo? Opo. Okay. Kaya sa Cap College po ay sa EXA po talaga ako nag-umpisa so, ng college. Loyalist ka talaga. As in, meron kang loyalty award. Meron din daw. Oh, meron. Sabi ni Ma'am Baz, meron daw. Wow. Kasi nag-umpisa talaga sa ano eh. Diyan talaga sa ICSA.
So, ilang taon ka na dyan sa Qatar, ma'am? Ano na po, ma'am? 6 years na po. 6 years ka na. So, Opo. paano mo siya na-manage yung, ano mo, yung trabaho mo sa pag-aaral mo? Paano mo siya na-manage? Ano yung mga ginawa mong techniques doon? Actually, sa umpisa, hindi talaga madali. Kasi, ang nagtatrabaho kasi ako sa, ano, sa kitchen. Siyempre, pagdating sa bahay, pagod. Alam mo na, Yes. tapos ilang oras din nakatayo. So, ang ginagawa ko po, ma'am, is nagsiset po ako ng goal. Ang technique ko po is sinusulat ko po siya sa wall kung saan ko po siya madaling makita. Sinusulat ko po, itong Yes. subject na to, kailangan kong matapos to ng ganitong, like, let's say, 2 weeks. Parang ganun. Tapos pag, yung sinisip ko yung sarili ko na bawat araw na may meron po akong matapos kahit hindi man ano. Kaya pagkatapos ng araw na nagawa ko yun, parang napakasaya sa sarili. Ay, nagawa ko yun. Tapos yun, parang pag nandun na yun sa time na, natapos ko lahat, parang ang saya-saya. Yes. Kaya Oh, yun kasi yung ganun talaga. Yung lagi kong ginagawa. Yes, ganun talaga yung feeling once na-accomplish mo yung task mo sa dili mo. Di ba? Kasi, kumbaga, kailangan lang kasi talaga natin na magkaroon tayo ng goal, mag-estimate tayo ng ano natin, goal natin, and kailangan natin ng time management para matapos natin yung mga subjects natin. At the same time, magagampanan natin ng maayos yung trabaho natin. Opo, di ba? Yun po yung ginagawa ko. Yes. And so, how about kay Miss Erica? Ano yung, ano mo ma'am, paano mo siya na-manage yung pag-aaral mo? And nag-work ka ba at the same time ngayon, ma'am? Hindi po ako nag-work. I'm not working. So, full-time Full-time student ka student. talaga. Yes. Okay. So, mas maganda yun kasi nakapag-focus ka talaga sa pag-aaral mo, no? Ayan, so, Okay. kanina kasi nakausap na natin si Miss Erica, nabanggit niya is nasa Lebanon siya, tama? And since birth ka Okay. na sa Lebanon. And so, full-time student siya. So, hindi siya ganun ka, ano sa kanya yung oras kasi full-time student siya eh. So, yun. Kwento mo na lang, ma'am, kung paano mo siya na, ano, natapos yung mga modules mo, ano ba yung mga ginawa mo para makapag-final exam ka, and ilang subject yung ini-exam mo per month. Ayan. At first po, it was hard to adapt, you know, at the start since it was not how I used to study and learn from. Because now it's in ICSA, it's through modules. Yeah. But I tried my best and followed the steps in the modules and reviewed them before I take module tests or and final exams, which I would book schedules for since the system mayroon yun na magbabook ka sa for final exams. Yeah. And si Ma'am Buds po, she helped in assisting through the process and yun lang kung to access the Yes. modules. Oo. So, kasi dito sa ano natin is online modular siya. Bali self-study yon. Wala tayong instructor dito. So, kailangan mo talagang mag-ano ng time sa sarili mo na matapos yung mga modules mo ng sariling sika. Actually, meron naman din kayong mga classmates, di ba? May group chat kayo, nagtutulungan din kayo kung paano ba ninyo i-accomplish or i-achieve yung estimated goal nyo na tapusin yung subjects. Di ba? So, para sa mga kaalaman ng lahat, mga ilang subjects kadalasan yung natatapos niyo within a month? Sa iyo, Ma'am Alma, ilang subject yung natapos mo per month? Kumbaga, ano yung estimate subjects na tinatapos? Sa akin po, natatapos ko po yung 2 subject po within 1 month po. Yeah. Yan yung po kasi yung halimin din siya sa budget natin, no? Opo, opo. Sa iyo, Ma'am Erica, ilang subject yung tinatapos mo per month? Ako po din, two subjects. Two subjects lang din? Yes. Yan. Kasi dito naman, is ikaw yung mag-estimate ilang subject ba yung kaya natin sa budget, ilang subject yung kaya natin tapusin every month, kasi nga, tayo yung gumagawa ng schedule natin, kumbaga. Diba? Yan. So, yun. Miss Jade, baka may gusto kang itanong sa kanila. Kung may tatanong ba ako? Kay Miss Alma. Yes, sige po. Hindi, kasi kay Miss Alma kasi, di ba, dyan kayo sa Qatar, meron ba kayong yung banding ng mga students? Kasi dito sa Kuwait, meron kaming parang nagkikita-kita kami mga students dito, then nagkakilala. Dyan sa Qatar, meron kayo din dyan? Meron din po. Minsan, lumalabas kami sa, bawa pag ang lahat ay free, lumalabas kami sa, ano, kahit pupunta kami ng park, ganon. Tapos, minsan din, ginagawa din namin yung PE, ganon.
Kasi mas maganda din yun, di ba? May physical Oo. contact. Kahit Oo, online lang, maganda po. student, may physical contact tayo sa kanila. Sa kay Yeah. Miss Erica, ma'am, meron dyan sa Lebanon? Wala May po. mga contact friends ka dyan? Wala po. Soon sana magkaroon din, di ba? Yes. Ayan, so, Ma'am Alma, umpisa tayo kay Ma'am Alma. Palagi tayong mag-start kay Ma'am Alma. Ayan, so, Ma'am, ano yung reason mo, ma'am? Bakit ka nag-enroll dito sa bachelor's degree sa ICAC po? Ang rason ko po is gusto ko po talaga makapagtapos ng pag-aaral. Yung uwi ka ng Pilipinas na meron, may, ano ka na, degree holder ka na. Nakaka-proud kasi sa sarili. Kasi nung ano, simula kasi nung elementary pa ako hanggang high school, ano kasi ako working student. Hanggang ngayon na nakapag-aaral din ako ng college tapos self so self ano po supporting tapos yun ang hirap, 'di ba? Minsan nakakaiyak nga nakakaiyak ano isipin pero mas napakasaya. Tapos ngayon ano na po, gagraduate na po ako. Iba po talaga yung saya. Anong course na tinik mo, ma'am? Ano po siya, ma'am? Bachelor of Science in Business Administration, Marketing Management po. Ayan. Si Miss Erica naman, ma'am, ano yung reason mo bakit ka nag-enroll po? Para at least malaman din ng mga kababayan natin, lalo na sa mga katulad mo na nandiyan na nandito na nakatira na talaga dito na pinanganak sa ibang bansa. Nakamute ka, ma'am Erica. Sorry po, I didn't hear po the question. Yung, okay. Ganito siya. Ano yung reason mo bakit ka nag-enroll dito sa ICAC sa bachelor's degree? Yung main, I have an interest po in psychology and I wanted to be of help to people. And yung psychology po, ang dami niyang options pang mag-counselor, clinical psychologist. Gusto ko po, I want to, you know, be help of to people. And, yun po, I just... Yan. Kasi iba din talaga pag meron kang bachelor's degree diploma, di ba? So, kahit saan, magagamit mo siya. And, napaka ano talaga yan. So, kayo na lang yung sasagot nito. Ano yung advantage ng merong bachelor's degree diploma? Kasi iba yung opinion ko ng advantage ng merong diploma, bachelor's degree diploma, pero mas maganda kung sa inyo manggagaling yun. Ano yung advantage? Ako ba magkasasagot? Okay, sige, start okay. Sa'yo. Okay, ang advantage po nun, ma'am, is mas madali po, mas maraming oportunidad po ang lalapit sa'yo pag ano, bachelor degree ka. Kasi dito kasi sa ano, sa abroad, ang hinahanap kasi nila yung ano, yung college graduate or di kaya college level or kahit meron na 120 units, yun kasi yung talaga yung required. Kaya advantage talaga sa atin pag nakapag-graduate po tayo ng bachelor's degree. Kasi hindi na tayo mahihirapan mag-apply ng trabaho, no? Kasi opo. Pag nag-apply kasi tayo ng trabaho, una talagang hinahanap is, ano ba yung qualifications mo? Ano ba opo. Yung mga natapos nyo, di ba? Yun talaga yung unang tinatanong ng employer. Ano yung qualifications mo? So, kumbaga, kung may degree ka na, hindi ka na mahihiyan na mag-apply ng trabaho kasi fully equipped ka na, meron kang diploma na maisusupport na yan, bachelor's degree graduate ka, and kahit anong trabaho is pwede mong ma-applyan. Kumbaga, yung opportunity na talaga yung lalapit sa'yo, kailangan mo lang talaga siyang i-grab kasi equipped ka na, di ba? Hindi ka tulad dati na hahabol ka talaga, hahabulin mo yung magandang opportunity and mahirapan mo pa siyang i-grab kasi kulang ka ng ano, kulang ka ng background or hindi ka qualified. Okay. At least, pag may degree ka, work na ano is qualified ka kasi halos lahat naman ngayon is nangangailangan talaga sila ng at least bachelor's degree holder. Opo. Diba? Yan. So, ano yung magiging message ninyo sa dito kay Ma'am Alma kasi isa siyang OFW and kay Ma'am Erica naman iba din yung sa kanya. So, ano yung magiging message mo ma'am sa lahat ng mga OFW na patuloy na nangangarap na makapagtapos ng kanilang pag-aaral ngunit hindi pa sila nakapagsimula.
Ang message ko lang po sa kanila is magporso po kayo na i-set niyo po yung mag-set po kayo ng goal para po sa pangarap niyo po na ano na ba makapagtapos ng pag-aaral. Kasi alam niyo hindi naman talaga madali. Kailangan niyo Yes. kailangan niyo rin magsikap at yeah. Yun po. Yeah. Okay. So kay Ma'am Erica kasi ikaw is fully ano kay full-time student ka. And ano yung masasabi mo, ma'am, sa lahat ng mga, ano din, kapwa natin o kababayan na katulad sa iyo na lumaki na dito sa ibang bansa, dito na talaga dito na namulat, and kumbaga, isa din, ano, kasi marami naman din tayong mga kababayan talaga na dito na talaga nakatira, dito na lumaki sa ibang bansa, no? So, ano yung masasabi mo, ma'am? Ano yung message mo sa kanila? In-encourage ko po sila na to focus on their dreams and goals and to, you know, not give up to doing what they want to do in life. Yan. So, yun talaga yung pinaka-importante. Kailangan mong, kasi kahit OFW or full-time student man, kailangan talaga natin magiging focus sa goal natin para at least ma-achieve natin yun. Diba? Kailangan natin siyang pag ano paghirapan, kumbaga kailangan nating trabahuin para magiging successful tayo. 'Di ba? Ayan. So, any message, baka may gusto pa kayong message sa mga ano niyo, mga family niyo, sa friends niyo. Ayan. So, kay Ma'am Alma, ano yung may mga message ka pa ba, ma'am? May ihahabol ka pa, idadagdag ka. Ayan. So, kasi ngayon, ano ba yung feeling ninyo? Kasi kayong dalawa is graduating na, di ba? Opo. Mag-attend din ba kayo sa Dubai? Sa Dubai po ako mag-attend, ma'am. Sa Dubai po din ako mag-attend. Ayan. Ano yung feeling na graduating na kayo ngayon na, yun, patapos na kayo sa mga, ano nyo, mga ay, subjects po. Nyo and OJT? Hindi po. Kung maipaliwanag yung saya. Pa, yun po. Excited much. Excited na? Kasi malapit na eh. Ilang ano na lang. Oh, ilang tulog na lang yun. Lang. One month to go. One month. One month na lang. Ayan. Oo. So, yun. May idadagdag ka, Miss Jed? Sa akin, wala, excited lang makita si Alma kasi nagsimula yung friendship namin dito sa Cap College sa EXA. O, diyan talaga nagsimula. Siguro 2 years ago kami nag-chat. Parang sabayan talaga kami nito magtapos sa mga subject hanggang dulo. Yeah. Hanggang dulo. Then magkakita kami ngayon sa graduation. Yeah. Kasi kahit nasa Kuwait ako, tapos siya nasa Qatar, di ba, nabuo yung friendship namin. Ayan. Kasi meron kayong group chat, di ba? Ayan, so kasi ito, tinanong ko to kay Miss Jidaline nung last time na ano kami. Kung napanood nyo yung live namin last Saturday, tinanong ko to yung sa kanya. Namin. Okay, so dito tayo mag-umpisa tayo kay Ma'am Alma. Ano yung magiging message mo sa 5 years ago na Alma? Ang ma-message ko po. Ibang Alma na rin po yung ano, ibang Alma na ngayon sa 5 years ibang before. Alman. Opo. Kasi so, ano yung message mo doon? May nadagdag na ano ba yung tawag niyan? May nadagdag na sa akin na which is hindi pwedeng makuha ng iba. Yes. Self-development, tapos ibang-iba na, nakagaya dati. Ba yung fulfillment? Opo. Ayan. Kay Ma'am Erica, kasi si Ma'am Erica, ano siya eh, full-time student siya. So, ano yung message mo, ma'am, sa 5 years ago na Erica? Kasi syempre, ilang taon ka na ba ngayon? 20, mag-21 po ako. 24, mag-20? Mag-21. 21, so it's like 16 years old. Mm. Anong message mo sa 16 years old na Erica? Na, yung 16 pa lang ako, nasa, ano, freshman or junior high school. It was during pandemic also, I think. Message ko. Do not give up talaga. And not give up on your dreams. On my dreams and to keep on going even though it's hard. Yes, oo. Kasi wala naman kasing madali, di ba?
Oh, exactly. Lahat naman talaga kailangan natin siyang ano, kailangan lang talaga natin na meron tayong determination, courage, perseverance na ma-achieve yung mga goal natin. Kasi sabi nga nila, we live in this world to dream and achieve what we are dreaming of. So, kailangan talaga natin na maging, magkaroon ng courage. Ma-ano tayo na ma... Kasi, sabi nga nila, if you can do it, then you can make it, 'di ba? So, kailangan mo talaga siyang simulan sa sarili mo. Kailangan mong bigyan ng motivation pa, i-push pa yung sarili mo. I-push sa out of limits na kailangan mo mag out of comfort zone, 'di ba? Ayan. So, yan, Ma'am Alma, ano ba yung mga experience mo habang nag-ano ka, nag-aaral ka dito sa ICAC po? Marami pa akong may mga, dumating ka ba sa time na medyo, okay, tama na to, gusto ko nang gumive up? May mga times ba na ganun din yung, actually, ano, na na-experience? Actually po, mo? Hindi ko po inisip yung ganyan. Ang na-experience ko lang po is pure ano po talaga, positive. Yung makapag-graduate ako. Makapag-graduate ako. Hindi ko po inisip yung hirap or pagod. Ang isip ko talaga, ano lang, yung goal ko lang na makapagtapos. Yun lang po. Kasi pag mag-set ka po ng goal na, yan, gusto ko magtapos ng ganito. Dapat focus ka lang po sa ganyan para hindi ka po madidistract sa ibang bagay na makakasira sa goal mo po. Yan, tama talaga yun. Opo. Yan, so baka may i-add si Ma'am Buds. Ano yung advice mo sa kanila, ma'am? Well, itong sila kasi ito kasi ay mga graduating na kasi, so miss kami ni Miss Buds. Ayun, siguro syempre kasi bawat isa sa kanila ay hahanapin na nila uling kung ano ba yung ano yung kanilang ano yung kanilang bagong journey, panibagong journey. So kumbaga, ayun, ito pa lang yung siguro, ano, mag-uumpisa pa lang. Umpisa pa lang. Kumbaga, yung ano nila, kung ano man yung meron sila ngayon, pero after graduation at mahahawakan na nila yung kanilang credential, mag-uumpisa ng magbago ang kanilang, ano, ang kanilang buhay, ang kinabukasan. Siyempre, kung ano man yung pangarap nila ngayon, kung ano yung pangarap nila, at meron na sila talaga ang pinangahawakan para ito ay ituloy-tuloy nilang abutin ang kanilang pangarap. Kasi meron ka ng baka may dala-dala, mayroon ka ng armas, mayroon ka ng ano, mayroon ka ng pambato, may baon ka na, may panlaban ka na talaga. So kung ano man yung gusto nyong ano tahakin sa buhay, sana ano makuha nyo ito nang walang hirap. Yan, kasi syempre lahat naman tayo is may mga pangarap sa buhay. So ngayon na magtatapos na kayo and very soon kung hindi man agad hindi niyo agad mahawakan yung credential niyo, hindi mata kasi siyempre mahaba yung processing sa Pilipinas eh. So if ever na ano man yung mga yung ano natin yung nawala na yung live natin. Ano ba? Nasaan naman ito? Wala na. Okay. Kung mawala man yung ating, bakit mawala yung sinabi ko? Ayan. Kung mapapagtapos mo tayo at hindi niyo agad makukuha yung inyong apostel kasi yun yung matatagalan. Siyempre, ano, mag-uumpisa sa ano paghihintay natin ng special order number from CHED. That will take time din. And then kapag nakuha na yun, verify pa yon, yun yung tinatawag nilang CAV. So yun yung certification of authentication and verification. So hahalungkatin din yung parang kukontakin din yung previous college natin. So medyo tumatagal din siyan kapag hindi agad nag-feedback yung interface. So medyo matagal ng konti yung processing. So once na matapos naman na doon, ang last na lang is for ano apostel na. So i-schedule na yon para sa ano sa DFA na naman. Yun ay isa-isa din in-schedule ng ating registrar yan. So ayun, kung makagraduate na kayo at hindi niyo pa agad mahawakan, be patient lang, makukuha niyo din yan. So ang importante ngayon ay patapos na kayo. Nandun na yung abot kamay na yung ano yung pangarap. Parang nandiyan na yun, dito na. So ayan. Siyempre kung masaya kayo dahil nakakapagtapos kayo, masaya din ako sa bawat student na ano nagtatapos. Siyempre masaya ako.
kasi naging part din ako Parang ng ano anak na ng tayo mga ng buds. parang naging bahagi ako ng inyong tagumpay. Ayun, siyempre lahat dito sa ICSA kasi lahat naman kami dito, especially ang ICSA ang Cap College, siyempre yan talaga yung ano natin no, dito sa ano. Kasi kung wala ang Cap College at wala ang ICSA, mahihirapan din ang mga Middle East student natin, totoo lang. Kasi mahirap din kapag wala ang ICSA na nakadirect sila doon. Kaya naghanap talaga ang Cap College ng kanilang ano, na kanilang na-affiliate dito sa Middle East para hindi mahirapan yung estudyante. Yan. So kumbaga dito sa so kumbaga dito sa ICSA, yung success nyo is success din ng ICSA. Yes, yan talaga yung pinakaano doon. Ayan, so ano yung message nyo sa lahat ng mga ano nyo, sa mga classmates nyo na patuloy pa rin na nag-ano ngayon, nag-struggle, paano natapusin yung mga module quiz, paano natapusin yung exam nila. Meron ba kayong ano, advice sa mga classmates nyo na ongoing ngayon? No, meron pa yung message. Makipag-friends lang sila. Para may motivate sila. Lalo sa mga kapwa-student. Ikaw, Alma. May message ko. Ang message ko lang sa kala, yun, gaya ng sinabi ni Ms. Jedaline, makikommunicate po sa ano, co-student. Bawa may kung may mga katanungan para at least sharing the information po. Bawa nahihirapan sa module. Ah, baka alam ng isa, di ba? Parang ganun lang. Bigayan, ganun. So, tulungan. Tulungan, opo. Tulungan, kasi hindi naman talaga. Kasi normal naman yung graduate na ano, walang ano. Normal yung sa mga student, kahit nasa school ka, physical school, nandun pa rin talaga yung tulungan ng mga student para opo. Makagraduate. Sabay-sabay gagraduate. Yes. Ganun. Ganun. Ayan. Kay Ma'am Erica, ano yung advice mo, ma'am? May advice ka ba? Or okay, go! Go! ano lang, wag kayong sumuko, yun na lang, di ba? Yes. Don't At saka malaki naman din kasi yung kwa natin dito kasi 'di ba for internet meron tayong internet kaya madali lang talaga yung pag-aral kung meron kang mga techniques. Madaling ma-search ganun. Kung nahihirapan ka sa module, may mga YouTube na ngayon, i-search mo lang yung ano pa yung topic na hindi mo maintindihan, makikita mo doon merong mga instructor doon na nag-explain. Sa ano naman, ano yung advice niyo sa mga nakapag ano nag-i-stop ngayon? So, nag-stop ngayon. Ikaw, Alma. May message ka? Siguro, tulad kay Randel, yung kaibigan natin, nakasabayan natin. Oo. Ano kasi yung ano problema ni Randel? Siyempre, financial. Para sa akin, na mahirap din i-advise yung umbawa. May na, sa financial niya kasi, siyempre may anon din siya. Pinaglalaanan. Oh, pero sa financial naman, kasi naranasan ko din yan, pwede naman din sila, hindi naman mag-stop talaga na stop na talaga. Kasi hindi naman mawawala yung subjects eh, nandun pa rin yung sa portal. So wag lang bitawan yung pangarap na yun. Kasi pwede naman bumalik ka after 1 year, 2 years, walang problema. Hindi pa rin masasayang. So kailangan lang talaga nila na, kumbaga isipin yung reason bakit sila nag-enroll. Bakit sila nag-enroll. Para at least hindi din sila mawala sa ano, mawala. Okay. Kasi syempre, nandiyan naman talaga yung mga trials natin, yung mga problema natin, lalo na sa financial, yan lang talaga yung pinaka. Kumbaga sa oras, pwede natin siyang gawan ng paraan, di ba? Gawan ng paraan, oh. Kasi libre naman yung oras eh. Pero pag in terms kasi sa financial, medyo mahirap yun. Kailangan talaga natin balansin, lalo na kung ikaw yung breadwinner. So dito, kahit isang subject ko lang problema yun, as long as ongoing ka pa rin. Isang subject is 30 kd lang siya. So magagawa niya ng paraan. Kumbaga, kailangan mo lang talaga i-ano din sa sarili na. Kailangan mo talagang magtira para sa sarili mo. Kasi end of the, ano mo, at the end sa contract mo, uuwi ka ng Pilipinas, di ba? Ikaw pa rin yung, sarili mo pa rin yung mag-ano. Kumbaga, kung ano man yung mga pagdadaanan mo, ikaw pa rin yung makakatulong sa sarili mo. So, kailangan mong isipin naman kahit papano yung sarili mo. Kailangan mong laanan. Laanan ng kahit... Laanan ng... Kahit diba? Ng konti. So, kailangan mo nang isacrifice mo na yung ibang bagay
isang tabi mo muna yung mga online shopping. Yung mga Shein. Isa-sacrifice yung mga wants sa needs. Yes. So, ito kailangan. So, kailangan mo muna isang tabi yung mga Shein mo, Timo. Yan. Kasi sa 5K din na Timo tsaka Shein mo, maiipon at maiipon yun. One subject yeah, na uninstall siya. Mo na yun. Uninstall. Pero kahit anong uninstall mo, dumadaan talaga siya sa wall mo pag nag-i-scroll ka sa FB. Bakit ganun? Ano na lang siya, isipin mo lang, ay kailangan ko tong pang-enroll. Pang-enroll ko to, hindi ako mag-shopping, enroll ko siya. Ayan. Ayan, so yun, salamat sa inyong dalawa. Salamat din kay Ms. Judaline at kay Ma'am Bads. And so, congratulations in advance sa graduation. And yun, sana in the future, yan. So, magkaroon kayo ng ano na lang, ito na lang, wish you all the best in your future endeavors na lang. Ayan, so, di ba kasi... Thank you po. Oh, thank you kasi po. Hindi naman natin alam, baka after nito, meron na kayong mga opportunity na nag-aantay. Baka ma-CEO na tayo, Alma. After. CEO on Dubai. Malapit na, ilang ano na lang, ilang... Ah, oh, grabe, binilang talaga 39 days. Okay, oh, nagka-counting lang si Kuan. Nagka-counting yan siya. Oh, days na lang. Ayan, so yan, congratulations and thank you sa pag-share ng inyong kwento dito sa ating kwentong ICSA. Ayan, so ako po muli si Miss Richelle and kasama ko si Ma'am Gidaline and Ma'am Hello. Alma and si Ma'am Erika nasa Lebanon, si Ma'am Alma nasa Qatar. And so, yun, maraming salamat sa inyong pagsubaybay dito sa aming kwentong ICSA. And yun, para sa mga detalye or kung gusto nyong malaman kung ano ba yung mga courses na ino-offer namin dito sa ICSA, pwede po kayong mag-message or magtawag sa aming WhatsApp number +965-993-02850 or sa number ni Ms. G. Daline. Ayan, so yes, memorize po. Yung number mo. Hindi ko or, po memorize. Ayan, ano yung muna, ko na lang. Ilagin lang namin sa caption yung number yes. Kung saan nyo pwedeng i-contact yung mga information or saan kayo pwede makapag-contact ng students consultant. Tinlagyan namin yun sa caption. Ayan, so maraming salamat po. Ako po muli si Ms. Rachel ang nagsasabing ICSA, your partner in success. Thank you. Ayan, thank you so much. Ms, end mo na.